Hello, 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 hello. Isang mapagpalang araw po sa inyong lahat. Ito po ang inyong kaibigan, Real Talk Balyaw. Opo, tayo ngayon ay pauwi na. Dahil ako po ay may biniling item kung saan ang item na yon ay mali. Like yung price niya. So parang ang price niya ay... ang price niya po ay mahal base sa kanilang display. Bumili po ako ng isang item sa isang tindahan dito, not to mention the name of the tindahan, but ang naka-display po doon ay 39.99, yun po yung kanyang display price. Pero nung nagbayad na po ako sa may counter, ang binayaran ko po ay 49.99. So umuwi ako ng bahay, doon ko na notice na malaki pala yung binayaran ko. Hindi ko alam na maano pala mahal yung pagkakabili ko ng item. So ang ginawa ko, tumawag ako doon sa tindahan, tinanong ko sa kanila about doon sa may scoop. So yung scoop na yon, yun po yung acronym na kung saan parang scan code, no? Scan code practice. So dito po yan sa Canada. So scan code of practice, ang sinasaad po noon, kung ano po yung nakita mong presyo ng item tapos binayara mo na mas mahal, halimbawa nga sa case ko, mahal ko siyang binayaran, so they will get me refund. Kung magkano yung binayaran ko, dapat, ay kung magkano yung tag price niya, dapat yun lang din yung babayaran ko. Okay? Plus, dahil nga po yung may scan na yon, ikaw ay protected ng isang practice na yon, bibigyan ka pa nila ng $10 kung ito ay higit sa $10. Pero kung hindi naman siya higit ng $10, let's say $9 na lang, $9 yung price, so you will get that for free. Libre mo nang makukuha yon, wala ka nang babayaran. So yun po yung sa practices, but or practice, no, practices ang dami. So but kung ito po ay mahigit $10, okay, let's say yung binayaran ko nga po ay 49, which is the original price nyo ay 39, i-refund nila yon, no? I-refund nila, tapos may plus 10 ka pa. So magiging ang binayaran mo nilang parang 29. Ganon po siya, no? Ang ganda. Pero meron pong ano rin yun, boundaries. Tulad po sa nangyari sa akin, bumalik ako doon, yun nga, hindi na sa akin na ibigay yung additional na $10. Dahil ang reason daw po is, meron namang date na nakalagay doon sa may tag price. Kasi ang nakalagay doon ay 39.99. Yung sell price niya, that original price is 49.99. So yun po yung price niya. Then sa baba nun, may nakasulat na effective on February 17 and February 17 to 22. Okay? So hanggang 17. Madalit salita, kung yun ay lampas na, kunyari nabili ko siya ng 23 at yun pa rin yung tag price niya, doon ko lang makukuha yung isa pang $10 dapat. Nung sa scan na tinatawag na sa code, scan code of practice. So ngayon malinaw na po sa akin. At least kahit paano, no, dito po sa Canada, isang factor yun na napakaganda na may mga ganong practices na pwede mo palang pwede ka pa palang makukuha ng mga ganong benefits.
Kasi nga, hindi mo naman kasalanan yon, binili mo yung item according sa price na nakita mo. O sa kanilang pagkakamali yon. So, again, i-clear natin, yung scan code of practice na yan, yan po ay applicable kung ito ay expired na yung date. Since na may date naman doon nakalagay, effective on February 17 to February 22. So, pasok pa po siya. Pero kung again, kung ito ay 23 ko binayaran, I mean, February 23 ko nabili, no? Doon po kung makukuha yung $10. Kung mahigit sa $10, kung yun ay mababa sa $10, kung $9.99 lang siya, pwede ko na siyang maging libre. Yun, yung item. At isa, may natutunan ako. No, yun, nalaman ko lamang po yun sa asawa ko. Na asawa ko na mahilig mag coupon. Oh, shoutout sa aking asawa na si Marilo Baliao, na kung saan yan. Siya po yung madalas sa mag-claim ng mga stab-stab dito o coupon-coupon dito sa Canada. So, maganda rin talaga na may nalalaman eh, no? Tayo kasing mga lalaki, wala tayong pakialam eh. Basta bili, bili. Ganun lang, wala kitang presyo. Yun na yun. But the best thing is you have your wife na talagang binabalanse eh, pagdating sa mga bagay-bagay, no? Especially sa mga expenses. So, yun po. At muli, maraming salamat po sa inyong panonood. Shout out sa mga taga-Canada na nanonood sa aking video ngayon. Naway may natutunan kayo. Yan po ay real talk. Dito sa Canada yan. Actually, maraming mga shopping store, grocery store, no? Lahat ng mga store dito. Oo. Pagka meron kang maling item, may kulang na item, pwede mong i-refund. Unlike sa atin sa Pilipinas, pahirapan ano po. Dito, ayaw mo na lang gamitin. Kumbaga, nagamit mo isang araw, hindi ka komportable, sali mo. Sabihin mo lang eh, hindi ako komportable. Sali mo, marirepan yung pera mo. Yun po yung kagandahan din dito sa Canada. So, isang bagay kung bakit nila nagagawa yun, dahil po, may insurance naman sa bawat item. Sa atin kasi mayroon namang Consumer Act, pero hindi na papatupad ng maayos. No? Maraming batas sa Pilipinas, pero walang proper implementation. Ayan, so tayo po ngayon ay malubak. At muli, maraming salamat po sa inyong panonood. Naway kayo po nag-enjoy sa aking maliit na video na ito. Okay, nagpapasalamat sa lahat ng sumusuporta sa akin. Walang sawang sumusuporta simula noon hanggang ngayon. Andiyan pa rin kayo, patuloy na nakatutok kay Real Talk Baliao. Sa mga hindi pa po nakapag-subscribe sa akin, mangyari lamang po, pindutin ninyo ang bell button para lagi kayong updated sa anumang video na aking i-upload. At huwag niyong kalimutan na rin na i-subscribe ang inyong kaibigan. Ayan, muli, maraming salamat po sa inyong lahat.